Ang tayo namin ang mga ala. Kasi may business kayo. Kurbaan kayo na. Kaya basta rutin nyo mo eh, kurbaan kayo. May papanong pasulong nyo sila sa bupat na ilang istorya sa bangan. Ito. Atong tima, ang bukma mo ihanan sa matuod Kristohan ng kongregasyon. Ingat yung pamilya na mo anak mo may suo, no? No ID, no entry. Bisa ka po muna dili trabahan ni, dili eksensyante. Dami na itong panahon sa pandemic. Halos kitang tanan na ID. Di man tanan ako sa watay quarantine pass. Katong kumanang. Kumanang nun, pandemic. Naano po tayo vaccine card. Pangitaan na punta, eh. Punta ka suo na watay vaccine card. What an ID? Ya, ang mga trabahante na pinakamilya niya na lang. Kaya, hindi, man sila kasunod sa pahawas na ID. Mga isigyante, nakakoy ang mga kumaan na rin, kung papasunod ng security, huwag ko na ID, papaniko, tulas ka na eh. Ang mga driver, huwag kay driver's license, di ba? Pwede na mag-drive ka na sa highway. Kanang hindi mong pinaka-ID mo, nang mong driver's license. Mga senior citizen, hindi po magsilbi o huwag mo ID. Hindi mo nyo maklaim nyo ang mga beneficio, di ba? Huwag mo ID, senior. Hindi mo tagaan eh. Maklaim mo mga parcel at ito mo sa mga establishment, LBC, JNT, alasa to. Huwag ka na yung ID, hindi mo natagaan. Marto ka Palawan, marto ka dito sa Buwana. Ang naghanap ng tagipanginsan. Kinangalagay ka na ID. Importante kayo. Anong nag-store pagkawa ng solo identification card o ID? Oo, tungkol kay ingon nga ko ng Kristuhan no, doon ako tayong identity. Nga gagawin rin ako tayong wangpun na kami, Kristuhan wangpun. So sa katagas Kristuhan, hindi po kong takas yung dito ko na ni. Wala na atong identity, kinahangulan nga kayahan. Kung sa may identity, sa usap ka makuod na Kristuhan nun, bueno, atong paistoryahon ang nagpundar sa Kristiyanidad, si Jesus Kristo, na mao'y nagpaila kung kinsa iya kang iya kung tinood ng mga sumasulat. 1:13-34:35, balikok mo na isuon, mga bisita, basa ko na ito ang 1:13-34:35. So kung nakita na ninyo, mauni, hanggagan mo na itong pagkumsuko na kamo makitugmaay. Sama sa akong pagkikugma ka ninyo, kamo sa makitugmaay. Kung kamo doon ay kugma sa usa-usa, ang tanan makailan at kamo akong mga tilonhan. Kung sa dato'y pinaka-identity sa usap ka matuod na Kristohanon, na Kristohanon gugma. Kung di kanina na makita sa akong taliwala, di kita tamailan ni Jesus na tinuod niyang mga suko. Nag-angkol ka, pero wala niya iha. No, pwede man makita. Pero kung atong ipakita na, makaingon ka, kita ang tinuod ng mga sumusunod. Pero ang pangunta na, pwede ba ta mahimong saklop sa Kristohanong kongregasyon kung way mo ma? Ang tumag, hindi. Yan naman, no idea. So, di ka pwede na mahimong kang saklop sa Kristohanong kongregasyon kung di nagdaglay. Masa, kung gusto na ito ang imong bahin sa Kristohanong publikasyon, dapat lang na magpakita at tagugma. Pero, dugang na itong isgutan mga isuro, kung nga nung hugma man, na kung mo ito na unang na may dagang mga hiyas po, na pwede itong ipakita sa Kristohanong, na ang nangalikan, pagkamapainusa nun, hindi ba ito tempte po ni, na ako ang pagkamaayo. Importante po yung mahimok magkamaayo. Na ako ng pagkukong sa kaugalingon. O saan lang, tagkitang tanan, di makakukong sa kaugalingon. Importante po na. Na agad ay kinikalulot, kinikahindness. Importante po na mahiyas na. I-develop sa usang katulisan kami. Pero ang pamunta na, anong bukmaman yun? Oo, tungod kay ang laing rason, unang 1:4:8.
Bukuna kayo kay Ingon sa unang pamantadulot so, ang Diyos gugma. So wala kayo Ingon dito nga, ang Diyos na ay gugma, kundi ang Diyos mismo gugma. Na siya ang personifikasyon sa gugma. So kung siya ang personifikasyon sa gugma, natural lang na magkasog siya. Ang iya ang mga sagog, kapagkita po ng gugma. Siya, Diyos gugma doon, ngayon iya ang mga sagog. Kinaulay na nagdahog siya, papakita nga, ay, gugma. So mo na'y alay nasun kung nanyong gugma. Lugangan pa na ito, na'y pang nasun. Aron makumbinsin na kung nanyong gugma. Nasa Unang Korinto, Kapitulo 13, Versikulo 13. Unang Korinto 13:13. Ingong tari, hinunua karon nagpabilin kining tulo. Pagtuo, paglao, gugma. Apan ang kinalakuan, niini mao ang gugma. So na itulo ka mga pirsadong hiyas na pudiri sa sakat Kristuhanon. Pagtuo, niya dayon, ang sa taong ikaduha, niya dayon, paglao, niya ikatulo gugma. Pero ang mula ko niini tulo, mao ang gugma. So sa pagi, so atong i-explain. So sa ka, particular na sitwasyon o kahinta, masaktan na tukunan yung mas labo ang gugma kaysa pagtuo o paglaki. Palapitan, mo niya ang kahintang. Sa pagkakaroon, doon na tayo dakong pagtuo na kininda ang kalibutan, ilisan niyo pagtuo ang kalibutan. Huwag mo na itong isang niyo, dali kanina nagsangyaw ang dos mga tao, na hulihan na yun eh. Kalibutan na ako, pagtuo ang kalibutan. Wala'y kasakit, wala'y kaguol. Pagkutang na ito, naalap ka sa bagong kalibutan. Ikinahanglan pa pa na ito sa kapagtuo. Magsigi pa pala itang inyong na nagtuog yung kung kinin kalibutan na mausam. Kanaanap ka sa bagong kalibutan. Ito ba? Oo. Oh. Muna, ang nasunod ko na nung mas na po ang bukma kayo sa pagtuo kay may panahon na din na nato nakikinahanglan ng pagtuo kay natuwa naman. Ah, tutas paglaong. Pero natay paglaong na mabanhaw ang atong minahal na nangamatay. Ikaw ka ang nato niya po na panahon pagkabanhaw na dito na sa bagong kaliputan. Nabanhaw na! Ato na isugat ang atong minahal. Magsigi pa patakahan doon ang nato paglaong. May nababanhaw po ng atong minahal na naman. Nabanhaw naman! Magsigi pa rin kaglaong ka na. Na natuwa naman. So di ka na nung ikinahanda ng kapaglaong. Sa pagkakaroon, ikinahanda ko na. Pero, Moni, naanatas pa kong kalibutan at kuyo, kuahod ka panahon ng Panginoon si Jehova, ayaw na mo pagigugma ay kinanamos pa kong kalibutan. Yun, no? Kaya gusto ni Jehova na kanalahiyas ato nang ipakita hangtod sa kanaguran. So, Moni, katarungan, kung ano mas mulabaw ang hukma sa pagtuon o sa paglaon. Bayo mga kaisonan, nag-iskota o na hukma na mao'y hiyas na gusto ni Jehova na itong ipasundayag sa walay katapusan. Apa ng pangutanan? Mauni. Unsay gustong panlantaw sa atong papakita kuma. Kay bisan ang mga tao karon nga lain-lain og mga relihiyon, moingon man sila nga kami diri pwede kay kapakita og kuma. Kamura ba rin diri unsa man no kay diri may kasing-kasing nga diri kapakita og kuma. Makapakita man sa mga kuma ba? Bisan pili ta pareha sa relihiyon, wala mo na karon ano, no? Pero ang pangutan na karon, unsay motibo, makapakita na gigugma. Pero unsa may motibo sa atong pagpakita kung pamuninindot kayo ng pamatana. Ang tuba, nasa Unang 1:4-11. Halino ko may isunod. Mauni ang eksaktong motibo sa dinang pagpakita ka o gugma. Unang 1:4-11. Nakita na ninyo? Ingon dali, mga minahan, kung ingon niini ang pag-igugma sa Diyos ka na ito, nan-obligado ta
nga itugma ko ang usa-usa. So, unsay, muntin ko na ito, sapas makita ko ba ang mundo? Well, obligasyon. Musugot tang sa hindi, obligado tang papakita niya. Dili lang na wither-wither lang from time to time. So, umalik ka dito sa ID. O, di ba? Sama sa literato na ID, balikan na ito ang atong ilustrasyon. Obligado kang magpakita o ID, inapili. Panalita, nag-drive ka. Right? Traffic enforcer or checkpoint na sa talan. Mayroon ka mga enforcer or wala, mga police niya o traffic personnel. Sir, okay lang, bulusot na po sir. Why ID? Hindi. May naman sa ako, sige, lusot. Nakapun ka na mo. Hindi. Obligado kang magpakita sa inyong driver's license. Kaya mo, hindi magkaon. Di ba? O, dito sa, balik na ito sa katong magkuha kang parcel. O, may ID. O, di pa na akong sumbot. No? Ay, ha, di mo makuha, di mo parcel. Makita eh, sa ID. So, obligado lang na magpakita sa atong ID. So, obligasyon, masukuntag sa hindi, obligado lang na magpakita sa atong gugma. O, na siya. Dili lang kay, o magkapapun lang, o ganahan, papakita ko pa, gugma. So, dili yun na, no? Tumot kay, obligasyon na yun. Sa ubang dapit mga igsuon, gawas ka nga no ID, no entry, na apay ikinahangla nila, na lain. Always wear your ID. Ano na yun ito? Isulot ang atong ID. Bisan ka sa panahon nga mag-tambong ka o mga regional convention, kung sa may ipainoklong sa ito sa governing body, kanang atong ID, mauna ka itong batis card, di ba? Ato nang itaon asa sa balay, panulong pa lang sa sakyanan. Kano sana ito nakagalon? Pakuli na po na ito sa balay, isang nata sa kananan, isang nata sa mall, nakaawa na, nakatakot na. Ay hana, ubuo na ito, batong nata, nanasbay. O po na ang itong samang ID, ang itong gugma. Once na umotis mo nga na tam, himang tako sa Kristohanon, obligado na tam, mapagsul ko pa na. Kaya papuhon mo na ito ng personalidad at law-adlaw, ay hana na ito ng tanggalo ng atong gugma kung patay na tam. Tingnan sa Ecclesiastes, 9:5, ang patay, di na kapalo mahigugma. Oh. Kung di ka mahigugma na ron, patay ka. Huwag ay gugma ka ron, marang patay. Marikin yung buhing patay. Huwag may gugma. Panita at gugma. Kaya, mawa na ilanan sa tinukod niya, Kristo ano. 24-7, bisag unsa, nakas kingdom hall, nakas atong balay, maglakaw ta, mamalit ta, magsyaping ta, magtrabaho ta, ipakita na ito ang gugma. Iunala na ay ka-importante ang papakita gugma. Pero, ang pagkakan naman eh, ngayon sa iyo na may problema. Na ato, mata na ikwintas-kwintas ng atong gugma, matuo, magmata, maglakaw, magkaon. Ngayon, ang na may problema. Ang problema mo ni, kana, pagalilihingkit. Di pa may dahingkit yun. Tungod ana, may mga panahon nga malimutas papakita gugma. Sama sa atong ID na literal na ID, dahil panahon na makalimutan na itong bayangan ng ID, di ba? So, ang tamito na dasta pa ako, abuy! Pitinimutan na ko ang ID ko sa balay! O, balik sa ka, balik! Eh, ikaw dito ng ID, mga estudyante, mo, ang hapon, no? Na, dahil panahon kayo, na nag-drive na sa itong sakitan, ano, akong kita ka! Natuwa sa balay! Kuha dito akong driver's license, tapinin. Tungod na sa itong pagkalili, hindi. Nakoy pa na panahon na mawala ang atong ID tungkol kay kuhaong sa ubang tao. Kasulay na mo, kinsa yung nakasulay na naigi snacks, ikawatan.
Pagkauwan na ito, dagana. Huwag na kuwan ito, kaili. So yun na na po, tapoy mga tayong nasama kumakong po sa uwan ng ato kaili. Huwag ko rin papakita kung mabrala. Ano nga? Si Lingan po. Kaligtad po. Ang si Brad, si sister, tungkol po si sister yung isulti ba? Itaas ang high blood. Itaas ang high blood. Itaas na gani high blood. Oh. Wala mo kita ko pa. Pero sa literal na IT, gusto ko na itong limon. Dili, siguro na itong limon rason na, ah, sige na lang, okay lang. Tuntan, diba? Tuntun. Dili. Ang uban gani, mag-file gani sila kapital bed of loss, di ba? Para ma-recover lang itong ilang ID. Oo, oh, kung na, kita, pag-os na dito, nakapakita kung magkaroon at lawa, akong siguruhan mo pagkaukma, mapakita lang na. Kaya ka naman, obligado na kita. Bangita at paakin na makapakita ta sa atong inipso o ukma. So, ano na ito ang masaktan pag-ayo kung ngano o dalita na makapakita sa ato ang spiritual na ID. Atong sundukon ang may panitingnan ni Jehovah of Jesus. Si Jehovah of Jesus, himpit sila. Pero nga nung nakiblapot sila sa mga taong hindi himpit. Kunya kita pakahanga, di mapunta himpit. Ganun di man ato kaya makiblapot kung nasama na itong mga taong di mapunta himpit. Di ba? Ang si Jehovah ganyan perfect. Ilta mo si Iko, no? Pero nga nung nakapasibok man si Jehovah of Jesus na di mapunta himpit ang ilang mga ipakiblaputan. Kita baka ha, maparihan man itong nilalimpit, ngayon di man kita makapakita po't po nila. So, atong isdutan karon. Atong isdutan karon, agi apanamitan, ang usap ka prominenteng apostol na doon ay likong pagtuo, likong paglako, pero bisan pa sa mga kahintang o sitwasyon, kinahanglan siyang tuliron, pagbadlungon, bisan pagpiko na yung pagtuulig o nang yanang paglaong. Patipin ko ni, ipadlong siya ni Jesus sa sayok o pangunawan na. Nagpadaaw siya sa hatok sa mga tao. Nagpakita o pagpipihik sa mga kutyo o mga hintil. Niya na po ibukat niyang himo. Gawas na may dumili siya sa tinaw instruction ng hambo pagin siya sa kanginong Jesus na di ko na niya ilimot si Jesus. Pero, wapag ganit katuktuka o ng sunong isang tulong at isis, ilimot niya si Jesus. Pagbinsa mo niya, apostol, mubray tayo ninyo, komo na si Pedro. O, si Apostol Pedro, no? Apostol siya, pero nabot sa iyong mga kahuyangan. Pero despite sa iyong mga kahuyangan, di man mas Jehovah na ikaw, Pedro, di nagyot ka ni mong apostol. Di man mas Jesus, pantay lang ka, bro. Mapanhaw ka rin ko, ikaw si una na kumulat doon. Kaya tumulingon ka na ko, nang hampo pa ka, naligid ko ginoon, hindi, hindi mo nagtipila. Pantay lang ka rin niya, mapanhaw ko. Una, no? Kundi, eh, makita na to una, padayon di hako gigamit si Apostol Pedro sulod sa Kristohano ang kongregasyon. O sa dinam na panhaw si Jesus, kinsa may giduol una ni Jesus, nasalikan siya ang mga apostol. Si Pedro po yun. Ina niya si Pedro, pakanta ang atong gagmay mga karniro. Usa kabutang na isalik lamang niya itong mga tao tapos ang kasaligan. Nganong sa kadagan sa apostol, si Pedro may ginoon ni Jesus, bro. Pakanta na ako ng may karniro, bro, ha? Tumakit ba tumot si Jesus? No? Wamanigon si Jesus na, bro. Katong niyagi, katong kitaral pa po, ito, ang tuwi ng dimot-dimot, bro, no? Awalok ka, eh, ka na ba, bro? Kinira sa Tiago? Wala! No, si Pedro mo ikinan yun. Ginoon, hindi ko tapos. Ano, si Pedro? Ay, kapalaan ka, bro. Tamangat ka ka. Naibalang espiritu. Grabe niya. Pakita ni Jesus, no? Ikaduha. Niya itong Pentecostes 33 CE. Diyang ito po ang malang espiritu. Kinsa may nahin mo speaker nila? Si Pedro, bakit? Huwag ba murita mo mga apostol? Ay, nung si Pedro ba magigawin? Namang mo na eh. Pinakasipat. Diba? Huwag mo na pinakasipat.
O, wala sa pitlo mo na, ay, mapanunol mo na niya. Si pitlo mo, ilang to, dito ka itong ipuupo, ito ka lang espirito, sa sitinta, ang speaker na ito, si pitlo. Hindi, ako na, grabe ba, ang paagi ni Jehova o Jesus, ipasahin lang siya. Kaya naging yung son, mga po si pitlo, ipasahin lang. So, mabis ng pataglain, masiganahan mo mo, nakakayain rin. Ini siya, hindi ni siya appeal sa 12 ka mga apostol. Pero, hindi ni siya origin sa 12 apostol. Pero tawag ni siya ang apostol kanasuran. Kaya ganuman, siya ang pinakadaghan na natupod ng kongregasyon. Gikan sa Asia Minor, paingon sa Roma. Grabe ni ng apostol. Masiputon tayo. Pero, doon ay panahon na what I want siya kukma. Ano man, diha sa Buhat Kapitulo 15, versikulo 36, nga 241, doon ay aso yung Biblia na siya o si Bernabe naglalis. Isa man eh. Uy, pati ba yung tabi ba ninyo? Diha, si Apostol Pablo. Ano na? Si Apostol Pablo. Giingon dito sa Biblia, diha ay naging tapong pagsilahog sa kasuko. Hindi lang ni basta-basta kasuko, kanang bulong sila o may matin na nag-aso-aso, walang nag-aso, nagkayo na din ay, kanang sila o man. Nagkayo na. Tingnan eh, hindi na siguro si Bernabe. Ako, kapunin ko basta, tinahong ko po. Tingnan ko sa Pablo, di tabay ka eh, ikaw na may kumong hapo ko. Ano ba? No, ano? Sila o mas kasuko, pati na journalist. Pero sa wala eh, na ay aso sa Biblia na nag-uli, naman po sila. Huwag mo sila mag-lunta na. Nag-uli, naman po sila. Kapag mo po sa ilalisan. Kaya tayo, yung kamaya, si Juan Marcos ay hinungda. May Juan Marcos, Pablo. Ayaw na ipaw pa na si Juan Marcos kay Gibia ang tani at tumunang na itong panaw. Ni uli, hindi. Di mo sa Bernabe, Pablo, gano'y mo na Pablo. Ayaw, lagi. Adito, nagsugod na. Sugod na sila kaway. Muna, sa gagmay ng butang. Pero, isang pagdo na sila ay kakuyangan, niingon pa po si Jehovah o si Jesus ng Pablo. Di na ba mahipong apostol ka na suha, no? Kay nanglalis mong Bernabe. Wala. Iingon dali sa aso, eh? Si Apostol Pablo di gamit sa tulo kami senaryong panaw gikan sa Jerusalem, paingon sa Roma. Nalimang na, tulong komisyonari ng panaw. Huwag pa matanggal sa pagkulot mo komisyonaryo. Tungkol na ito, itagaan ang pagkonsiderasyon. Dahil, gawas paana ang kanang pamatuod kung ano ang imuyunan makihapon siya ni Jehovah kay kipasulat pa siya siya ng basahol sa Biblia. Kinsa man ang writer sa Biblia na pinakadagag na sulat? Si Pablo. Pinakabasahol ang nasulat ni Pablo. Pila? Isura nga nga. 14 ka ba sa men? Gikan sa Roma, paingon sa Ibrahanon. Kung ipulin nyo na, 14 ka mga pasahon ang nasulat ni Apostol Pablo. Iba na nakadaghan. So, proof na nga iunan siya ni Jehovah o ni Jesus. Kung sa eleksyon nga itong makatunan, kung gusto na itong sundukod si Jehovah o si Jesus, isang pag ang uban, may mga kahuyangan. Kinahanglan gihapon nato sila pabilhan o ilhod nga gihigugma paghihapon sila ni Jehovah o ni Jesus o gigamit sa iyang mga katuyuan mga nga dili na to gamit ang basol ang pagkatili hingpit o panguyahan sa uban aron atong ingon na di na tamakiglabot sa ingon anang matangas sa panatang dili pa ni Jesus kung dili atong inunduhan ang ingon sa Efesos 5:1 mahimong mga tigsundog sa Diyos. Pero ang pangutan na mo ni, sa unsang paagi na itong masundo ang Diyos. Nindot yan ang pangutan. So ang tupat, mag-isgot at pipila ka mga kahintang. Una, magbutang tao distansya. Ang masundo na ito si Jehovah o si Jesus, magbutang tao distansya. Kaya ano? Na ay mga panahon na magbutang kabanggaan na ito.
keep distance. Di ba? Kita mo mga sakyanan? Oh, ano na po mga sakyanan? Punta sa lubot. Keep distance. Ano na? Para dili magka panggaan. Oh, na yung mga atong termino ba nga? Nagkapagkaan na yung minibrana. Nagkapagkaan na yung sister. Tungod na sa pagkadili yung bit. So, natin yung mga kalimutan na mao nga magputang na kita distance. Pero di, pareha na mas picture. Upa, bakit? Sukat ang lugod sa kitan. Ewa, may distance. Yeah. So, kung saan yung mga distance yan karon? Buat pagpasabot na magpanayo na lang sa mga itong mga isuod, magkikailigay na lang nila. Hindi ba? Kay kiingon sa proverbio, ang nagalain sa iyang kaugalingon, nagapangita sa iyang kaugalingon, kayuhan. So, selfish ang nagalain niya. Hindi. Ang distance dere sa 1 Corinthians 13, 4, 5, and 7. Atong basahon, unang Korinto 13, 4, 5, niya hulaktaw ta sa 7. Unang Korinto, kapitulo 13, versikulo 4, 5, hulaktaw sa 7. Mone ang mga distansya. Kung andam na po, atong basahon. Ang bukma, paas, o pahilo, o maayo. Mone ni distansya. No, kinahanglan taas na itang pailog sa itong mga iksoon. Gawas na taas na pailog, maayo pa yun. No, kanang taas o pailog pa maayo, no, both pasabon nga ka na kinasingkasin nga na itong pagpailog. Kaya naman tayo pailog niya, hindi maayo. Sige lang, ilog na ka, antos lang na kayo. Masipya, taro, panos nyo. Hindi na, pailog lagi, pero hindi maayo. Kaya naman sa'y laing muna-muna, nga mubawas. Nang taas o pailo o maayo. Pailuban na ito ito mga isuko. Ang gugma dili siloso. Kita na? Dili magsiloso. Usahay, kining pagsilos, o na hinunggan na mawa ang gugma. Tinawag na. Na ipribilihi mo sa kausap kay isuko, magsilos na. Mawa, ano yung gugma niya? Hmm. Mysterio na nakagat siya. Di ko ka nakawal niya. May pay ka itong ako. Ayun ako, kung arpi! Kung arpi mo sa lugar sa tapos may pay ako. Nagsilos na, no? Bisa nga sa nagkakiyayin. Kanang pagsilos, makabungkak na. What for? Inas kita ha, nang imong kapikas, may ingaw na ito. Mas mga ito, nakay laing dito. So, grabe ba kita? O na, may nagtakot na ito, may takinti. Alam, gusto ka upan. Dito po ba? Di ba? Mga dawag ba? Kung natay kutma, hindi itas mo para kasi doso. Natay pagselos. Naman na. Eh, pahit na sa'yo ba? Kaya abukuan niya. Pagkutan ka ito sa tamang lugar. No? Na yun, ang sabat na rin. Ang kutma, hindi manghambog o hindi kagusok. Uy, hindi yung pagkahambogiro, makapawa ako niya sa kutma, makapapikan ko niya sa uban. No? Abugiro ka, ginatawahan ako. Huwag mag-i-saksi. Huwag din ang arti. Huwag din ang siyano. Huwag din ang ministry yan. Papil lang privilegyo. Tugod kayo abugiro na rin. Unya, dili karbuso. Kining karbo, pakadangan ko rin. Ngayari, na ay, usala na kanyin mo na itong sa'yo. Tumulong lagi kang karbuso, bahala na siyo. Wato na ko na, makapasay mo kung buluhol na sa mong tubangan. Hindi ako ng garbo ko na. Grabe yung garbo na. Di ba sa akin? Siguro na kung ipasay mo na po. Di ba na ko nakasala? Siya man. Natupong ko sa akin yun. Ako ba din nakasala? Siya man. Hindi, karon. Isig, tinulubay na sila kinsa yung mga ipasay mo. Ang resulta, dakong bubod, dakong away. Tumod lang sa dako. Huwag may wa may kamalumang paubos. Bisa ka na isang panagdiayon, ha? Ano? Kung ang asawa, di pampaubos, bata, di po pampaubos. Awa, patid yun, gumunta. Gumuntas yung rin o Gracia. Israel o Gaza. Mauna. Nga, ngayon, nga pa din eh. Dili bastos. Kailang dili bastos, mabinaw po niya sa kanang pagkaulay respeto. Ang bastos, no? Magkawalay respeto. So, dili bastos, murispeto. Ngayon ka dili bastos, murispek sa mga kana authority. Autoridad, ang
kalangitan ang bana, mo'y ulos pamilya. O, di ba? O, di ba ka ang mga ansyano, mo'y namunas kurikasyon. So, kung dili ka musunod na nila, di ka magpakita, may mutang bastos, no? What the respeto? Di ba? So, ngayon rin, dili bastos. O, nga gayon, dili mangita sa kaugalingong kayuhan. Ganabang kaugalingong na, yun ako na, bahala kung sa huli, arawa ko ipakit. Patatas siya. O, bahala na napandol na. Oo, no? Bahala na napandol na lang uman. Ako kung i-consider, hindi nga ako ang nahintang naroon, di ka niya makapandol sa uman, di ka niya makadistract, hindi magtapong tigon, magsangyaw ko. O, ano itong natungkan ba? Hindi ako ang higihimong desisyon, di ka niya makatandog sa konsensya sa uman. Una, dili lang mangita sa ilang kabalingong kaya. Dili ipot masukanon. Importante po din. Gamay lang bigil, suko tayo. Maglangkot tayo. Ultimo siyang kaugalingon, maglangkot. Di ato tao masukanon yung gayo. Gamay lang bigil, masuko tayo. Usap tayo ngayon, natuog siya. Natuog siya dito siya ang bangka, isang niya. Karoon kayo na may bangka, ano-ano po, nadumbol siya sa kaya. Pagpapon niya pati yung suko, ayaw niyo sa mayo. Tanaw niyo, may tao. Siya na isa. O, nagkakunahuna siya, wadyo, yung mga ayaw. Wadyo, nada na rin tao masukano. Yaw-yaw siya, yaw-yaw niya, bangka, wala tao. Tulos siya pagka masukano. No, na. Nalisod po niyo yung mga tao, nalit, masuko, kayo wag po'y mag-iga. No? Wag po'y tao, ganahan, mag-iga lang, yung dalit na masuko. No? O. Dahil yun, dili mapupot o listahan sa kadapot. Ngayon na, kanang dili magdumot pa. Nahinomdum ang tungtong ng atong niyagi. Katong na ay yung mga huwag ko magdumot, pero di ko kalimot. Unsa naman na, huwag ko na magdumot, pero di sa kalimot. Dili ko na mao, no? Kung inuntang, di na tayo mapupot o listahan, di na nato na sinumduman kanunay, balik-balik. Kaya kung natin listahan, mabalik mo na. O, katong January, nakay sala, pagka February, duha, pagka March, tuluni, pagka April, moro lima. Magbalansin na pagka May. Ano, anak? Dili ba? Tingnan sa Pastor Pablo, kanos, anak ko, kasayloon, ang ako ang iksuon, inoko, kapito ba? Ingon si Apostol, ingon si Jesus, kapito ano? Ito. Pero ang punto nito, hangtod, as long as ikaw Kristuhan, kapasayon ka lang siya. Kapasayon ka lang si Jehovah, kapasayon ka lang si Jesus. Mora ang punto niya. Hindi na ito sa mag-i-lista. Kaya mga ikso, gusto lang na itong paruhod din eh, ang mga itumong na ito, ng mga sala, at itong hindi kayo seryoso na tungod lang sa magkalahing mga personalidad. Wala niyong magpasabot na ato na lang konsintigon ang bukat o seryosong mga kalapasan na na-record niya sa unang Corinto 6.9 of Jesus. Mao nga, unang usa na nabuhat niya na muna tayo obligasyon na kabangan ang usa aron iya kining masulti sa mga ansyano sa obligasyon ng katabangan siya. Karoon mga kaitsunan, huwag naman kita'y oras, no? Tigyod makumuman ni ako pakipulong na inaan ng 30 minutos naman. Ako na yung kumanon dito sa bing. Katulang kalawana, 30 minutos na lang. So, conclusion ta. Conclusion ta ni. So, importante kayo mga kaisunan ang papakita na to. Udma, kaya ingon sa Hebreo 3.1. Padayon mo sa papakita inigsoong gugma. Inawag, nahigugmao na ito kanunay ang atong mga iksoon, atong hinugduman nga igugma sila ni Jehova o ni Jesus. Wala nila lang tawa kanunay ang ilang pagkadilihimpit, kundi kanunay silang ina akagagdibidad nga gamiton sa bisan unsang bulaton nga ilang ipabuhat. Sa dili na madugay, mawag ang bagong kalibutan sa Diyos, mahimo ng paraiso. Katapalihog lang itong ika last o second to the last na picture na lang. Palihog. Awa na, ha? Awa ka na. Dito pa. Pagpagamay. Kana. Oo. Sa bagong kalibutan,
Pareho gihapon nang gikinahanglan. No ID, no entry. Bita ka puyok sa pagkakalibutan kung bita magpakita Kristohan ng gugma. Kaya kung dito na ta sa pagkakalibutan kung puyok, wala gihapon nang gikinahanglan. No, always wear your ID. Ang salamat o maayong hapon na ninyong tanan. Salamat po ngayon John, sa inyong suporta, no? Sa atong pioneering week sa pinansyal. Nakita na ko, wala, ihapon mo magpasagan, no? Kasi mga yun, di naman ang sigol ba ganang tayo? Di naman ako napakanon. Pero happy ang inyong suporta, no? Nakita na ko, no? Na ang inyong pagkatar kung unsa pagkapunta mo, huwag ihapon paghawa na mo. Huwag ihapon mausap. Nakita na mo na ang inyong tinutugog mo. Kung ito ako tapit ron mo ba, ay higanaan ko kaya pakita ang tugog mo. Salamat kayo. Dahil salamat, Brother Willie. Brother Andaya, sa iyong mentor, to tin ang pakipulong.